Tulog na yung kapatid mo, Ingo. Mabuti, dito muna siya sa amin para diretso yung tulog. Sige po, maraming salamat. Sige. Uy, si Kapitana, yun na, yun na. Kapitana, Kapitana! Pwede po kami dalawa ng kaibigan ko tumulong. Anong ibig sabihin, Junjun? Mukhang alam po namin kung sino yung totoong magnanakaw. Ha? Sino? Yung lalaki po. May agimat po siya. Kaya nakakatagos po siya sa pader at sa gate. Sinundan po namin sila. May malaking pader po na nakaarang sa kanila. Bigla na lang po tumagos. Para pong magic. Kakaisa man. Ako nga yung nangangailangan. Yung agibat naman na magnanakaw yung may power. Alam mo, hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Merong iba't ibang klase ng agimat. At yung agimat na taglay mo, yan ay kinakailangan makuha mo muna talaga ang apat na birtud. Dahil yun ang magiging simbolo na ganap na ang iyong pagkatao at handa ka nang tanggapin ang kapangyarihan na ibibigay ng agimat. Pero yung sa magnanakaw, yun ang uri ng agimat na makapagbibigay sa'yo ng kapangyarihan sa oras na isuot mo ito. Naman pala, Mang Andres eh. Ayaw mo nang ibigay mo sa kanya? Oo nga po. Ibibigay ko po ito sa inyo. Hindi yan ganyan kasimple. Kapag mayroong isang tao na binigyan mo ng kapangyarihan na hindi pa siya nakahanda at hindi pa siya karapat-dapat, maaaring malaso ng kanyang isipan at maaari siyang dalhin ng kapangyarihan ng agimat tungo sa kasamaan at mapupunta siya sa kadiliman. Dapat mag-ingat ka, Ingo, dahil kapag nalulung ka sa kapangyarihan, maaari kang matulad doon sa magnanakaw. Eh, paano po yan, Mang Andres? Paano po pigilan yung magnanakaw? Hindi ko alam kung ano ang kanyang kahinaan. Ang natitiya ko lang, habang nasa kanya ang agimat, ay patuloy niya itong magagamit para sa kasamaan. Paano yan, Ingo? Wala tayo magagawa laban dun sa magnanakaw. Pero hindi ako pwede sumuko, Junjun. Hindi ko pwedeng pabayaan yung mama ko dun sa presinto. Kung malaman lang natin kung sino yung magnanakaw. Hingga! 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 Bakit? Alam ko na kung paano natin mahanap yung magnanakaw. Paano? Basta, sumakay ka na! Hindi. Kung buhay pa sana si Carlos, nakita niya kung anong klaseng tao yan si Anita. I know, Mama. Pero at least, nasa kamay na siya ng mga pulis ngayon. Wala na siyang mananakawan. At kung talagang matalino siya, aaminin na niya na siyang may kasalanan. Baka patawarin pa siya ng mga judge. Ay, kawawa lang yung mga bata. Wala silang kasalanan sa lahat ng mga ito. Para kay Carlos, kukunin ko sila pag nakulong na si Anita. At least with me, mapapalaki ko sila na maayos para hindi sila matulad sa kanilang ina. Ang bait mo talaga, Mama. Anything for my son, darling. Maniwala ka sa akin, Tol. Itong ninong ko, ang pinakamagaling na mekaniko sa lugar natin. Tintigay ito yung partner niyong magnanakaw. Malamang yung kotse nun, napasakamay na ng ninong ko. Mama, please. Ninong! Oh! Junjun, kanapa daan? Ano po, Ninong? Kaibigan ko, si Ingo. Hello po. Kasi po, may hinahanap kaming kotse eh. Ba't yun naman hinahanap? Ano po kasi... Kasi po, nasayayan yung ano, kotse nila Ingo. Sisingilin lang po niya sana. Ah, ganun ba? Sige, tutulungan ko kayo. Teka, ano bang itsura ng kotse yun? Kulay ginto. Hmm. Tapos, sa likod, may sticker na hayop. Parang naipagawa na nga yung sasakyan dito sa talyer ko, ah. Teka, kukunin ko yung address ng may-ari. Hintay niyo ako. Tol, tama na. Ito na yun. Tama kaya itong pinuntahan natin? Yan na kala kaya itong bahay na ito, eh. Magdina ako pa kaya yung may-ari? Eh, ito yung sinabi ng ninong mo, eh. Tol, tignan mo. Ayan yung sticker na hayop. Tol, tago! Sasunta natin! Oh, may nakita ka na bang bagong target natin? Narinig ko yung kaibigan ng nanay ko. Mayroong bagong biling diamante.
Mga ilang milyon daw ang halaga. Ganun ba? Saan lugar naman yan? Ito yung address eh. Number 56, San Pablo. Pero huli na to, Benji, ah. Ayoko na. Bakit naman? Marami pa tayong perang kikitain dito. Ginawa ko lang naman to para mabayaran ko yung utang ko sa sugal. Eh ngayon, bayad na ako eh. Kaya ayoko na. Tristan, hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng magkago. Alam mong makikita pa rin kita. Lika, pag-usapan natin susunod ating plano. Teka, pinaglululok niyo ba kayong mga bata kayo, ha? Kilala ko yung boses mo, ha? Ikaw yung batang nakausap ko isang araw, di ba? Ikaw yung batang nagsabi na yung magdanakoy tumatago sa pader. Oo nga po, ako yun. Nahanap na po namin siya, Chief. Pero po, kapag nahuli niyo na po siya, pwede niyo po bang ibalik sa amin yung mama ko? Sige na, sige na. Hello? Hello po? Hello? Kapitana, si Ingo po to. Nakita na po namin yung magnanakaw. Edi, ipanam natin sa mga pulis. Ayaw nga po nilang maniwala eh. Tinawagan na namin sila. Tsaka po, narinig po namin sa magnanakaw. Sunod daw nilang pupuntahan yung number 56, San Pablo Street. O, sige. Ako na lang ang magsasabi sa mga pulis. Ingo! 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 Paalis na sila! Sige po, susundan po namin sila. Siguraduhin niyo po, may pulis na po dyan, ha? Ha? Ako, huwag Ingo. Baka mapano pa kayo dyan. Sige po, sige po. Ingo! Ingo! Ito lang, ha? Dali lang to. Kano yung pag-iimat niya? Astig! Kailangan natin gumawa ng paraan para hindi sila makatakas. Kuya! Alimus po, gutom na po talaga ako eh. Kaya na, kuya! Wala!